ng pabinyagan si Erica, ang tanda-tanda na niya. Mas mabuti magkaroon ng ibang pangalan at apelyido si Erica. Para naman mas mahirap na siyang hanapin ang mga taong ni Solomon. Sinong Solomon? Yun ang boss ng mga taong mahabol kay Erica. Yun daw, si Greg Solomon. Anong balita? Huwag na si Tonyo. Eh, yung Erica, sabi ng mga kapitbahay dito, hindi raw dito nakatira. Kaya niyo lumabas yung Tonyo, tapos sundan niyo. At dahil sa kanya, maharap na natin yung Erica ngayon. Bili sila, tara! Atas, atas! Bakit? Hindi pwede. Diyan yung Doctora Bermudez. Yan yung partner ni Patron. Si Erica, tawagan niyo si Pabin ngayon din. Paano kung may alam si Erica tungkol sa paraiso? Ma, kapag may nangyari kay Erica, kalimutan niyo ng anak niyo ko. Papian, kinuha na ng mga tao si Erica. Paano mo nalaman ang pangalan ng babae? Dahil apo ko ang babaeng yun. Kausapin mo ang mga tauhan ni Wansi para alam nila kung anong kanlagan. Ako nakaharap kay Rosemary. Umami na sila sa pagdukot sa inyo. Sasabihin na daw po nila kung sino yung boss nila. Miss ko na kayo eh. Lolo, sumali po ako sa choir at may solo po ako sa recital namin. Very good. And you? Puro E ang grades ko this quarter. Magaling! Ha? Gagaling na mga apo ko ah. At dahil dyan, meron kayong... Wow! Thank you, Lolo! Okay. Papa, spoil mo na naman yung mga bata. Okay, yun ang role ng lolo eh. Diba? Sige, sige. Punta na kayo. Susunod na ako. Ayan, ito na. Papa. Naayos ko na ang lahat, Patron. May iba nang hinuli ang mga pulis sa pagduhot kay Erica. Ligtas na tayo at ang organisasyon. Sa inyo para kayong mga basang sisiw. Basang sisiw agad? Hindi ba pwedeng pagoda lang? Grabe ka talaga. Eh kasi ilang araw na yung listahan nyo eh. Wala namang nangyayari. Napakanega mo. Pumasok ka na sa trabaho. Ah, sige na. Sige. Pinapainti niyo ulit. Bilisan mo! Kiss lang. Ayun, mukha. Kiss ka pa dyan. Ano na? Saan na tayo? Ano na? Nalibot na natin yung Quezon City at Makati Hospital. Bokya pa rin tayo, girl. Pati natin simulan sa ano? Hindi. Punta tayo sa Laguna. Tapos simulan natin sa Santa Rosa. Laguna? Oo! Ang layo nun. Ayoko! Naman? Huwag ka na magreklamo dyan. Basta saan ba't mahanap ko rin yung kakambal ko? O siya, sige na nga. Basta pag natapos to, libre mo ko. Yun lang ba? Etong tandaan mo, kahit na ano pang gusto mo, ibibigay ko yan sa'yo. Dahil kapag nahanap ko yung kambal ko, sigurado akong lalangoy ako sa pera. Rosemary, napasugod ka. Importante ito, Fabian. Kumusta na nga po mo? Bruised and shaken. Pero buhay. Fabian, pwede ba? Tigilan nyo na si Erica.
Hindi kita masisisi. Hindi kita masisisi kung gusto mong protektahan. Mahal mo siya. Bagong kilala ko lang si Erica. She means nothing to me. Pero napamahal na siya kay Debbie. At ayokong magkasira kaming mag-ina. So please, for Debbie's sake, papayaan mo na si Erica. Naiintindihan kita. Tulad mo, mahalaga rin sa akin ang pamilya. Lahat ng ipinuhunan ko dito sa paraiso, para sa kanila. Pero baka mawala lahat ito nang dahil sa apo mo. Fabian, kinausap ko na si Erica. She says she did not do it. Nagtatago siya sa banyo nang biglang pumasok yung totoong pumatay. Paano kung nagsisinungaling siya? Sabi mo, hindi mo siya kilala. Then let me find out. Ipaubaya mo siya sa akin. Aalamin ko rin kung kinuha niya talaga ang ledger. Ako mismo magbabalik nito sa'yo. Anak ko si Debbie, pero anak ko rin ng paraiso. Hindi ko papayagang mapunta sa wala lahat ng pinaghirapan natin, Fabian. Sige. Sige, Rosemary. Hahayaan kitang magmanman sa apo. I hope you're up to the job. But of course, Fabian. Kayang-kaya ko si Erica. Nauli na po namin ang ulo ng sindikato humahabol po sa inyo. Ay, salamat. Eh, buti po wala nangyaring masama dito kay Mr. Salomon. Wala sa mga Salomon ang boss nila. Si Sancho De Leon. Ha? Sino man yan? Isang drug dealer. Hindi ganun kalaking organisasyon, pero malaking tulong ang pagkakahuli sa kanya sa war on drugs. Hindi mo siya kilala, Erica? Hindi. Bakit Manila ako dukutin? Ganito kasi yung nangyari. Yung nakita mong pinatay, isa yun sa mga kliyente nila. Nalulong sa droga tapos nabawon sa utang. Kaya yun, tinira nila. Yung kuan, yung notebook, bakit man yun importante? Doon kasi nakatago yung secret account number nung namatay. Kaya kinuha nila yung notebook para ma-access nila yung account. So, what happens next? Makukulong na yung mga taong humahabol sa anak ninyo. Sarado na ang kaso. Ibig sabihin, wala nang problema? Opo. May sabit ba tayo sa mga nahuhuling tauhan natin? Nakausap na ho sila ng maayos ng mga abogado natin. At nakumbinsin na silang umamin at ituro na si Sancho De Leon bilang boss nila. Siguruhin mong regular ang pagdeposito sa account ng mga pamilya nila. Opo, Papa. Kaya yun ang inutos nyo. Aalagaan natin ang mga pamilya ng mga tauhan natin. Matay na si Sancho De Leon na lubog sa utang. Nangako tayo na babayaran natin lahat na yun. Good. Wala na sabit. Pero Papa, paano po yung apo ni Dr. Bermudez? Binalato ko na siya kay Rosemary. Siya na raw ang bahala magbantay doon. At pagkakatiwalaan ba natin siya? Kilala mo ako, anak. Hindi ako nagtitiwala basta-basta. Magpapadala ako ng tao natin para tulungan si Rosemary. Imagine mo, ha? Magtrabaho ka na sa ospital. Maging office girl ka na. Oo. Nay, hindi lahat mabigyan ng ganyang oportunidad.
naman, hindi ka man excited? Excited man ko manong. Pero ginakulbaan jud ko ba kay paano kung magkamali ako doon? Lahat man magkamali. Isa pa, apo ka nang may-ari ng ospital, kaya wala kang dapat ipag-worry. Sus, umaw man ka manong. Uy! Dili ko, ana. Ayaw ko man na yung trato nila sa akin, yung pa-espesyal. Ganahan ko na pareho lang nila ba ka ng ordinaryong nga empleyado. Tinuod ka diha. Ordinaryong tao, ordinaryong empleyado, hindi na yung dating hinahabol ng mga sindikato. Day, tapos na ang chapter na yan sa buhay ni mo. But, oy, ikaw ba nung sigurado jud ka na wa na'y problema? Wala pa rin bang impormasyon si Dr. Bermudez kay Erica? Wala pa siyang nababanggit eh. Araw nang lumilipas, wala pa rin. Paano tayo nakakasiguro na ginagawa pa rin niya yung pinangako niya sa atin? Sinasabi ko na nga, Obe, hindi niyo dapat pinaubaya sa kanya si Erica. Greg, apo ni Rosemary si Erica. Sa ngayon, hindi pa natin siya pwedeng galawin. Si Rosemary na ang bahala sa kanya. Eh, paano nga kung may kinalaman si Erica sa pagkapatay ng tao natin? Paano kung sa kanya nga ang ledger? Kung ganun, kilala mo ako, anak. Wala nang pamilya. Nagbabayaran ni Erica ang ginawa niya. Siyempre, wa na'y problema. Nahuli na yung taong humahabol sa'yo. Si Kuan, Sandro de Leon. Pero hindi ko lang talaga maintindihan ba kung bakit man niya ako pinahuli. May paliwanag na yun ng mga pulis, di ba? Dahil nga nakita ni mo, di ba, yung pagpatay nila doon kay Chito. Kaya gusto nila ikaw patahimikin. Ang butoy, murag, hindi lang talaga magtugma ba? Kaya murag na Andre mali, manong. Ay, tanaw ko ha. Hindi ka lang sanay sa normal na takbo ng buhay. Sa tagal natin nagtatago ba, tumatakbo tayo, lagi tayo nakatanaw sa likod, kung may humahabol sa atin. Nasanay ka lang siguro na lagi kang takot at kabato. Tama na, Day. Wala ka naman dapat na ipag-alala pa. Konting hakbang na lang, ayun yung ospital. Tara na! Hey, pustahan tayo. Bokya na naman yan. Napakaniga mo. Bagay kayo ni Dante. Tsaka, malay mo, sa ospital na yan, nandyan yung pinakamagandang doktor na nakita mo. Ang kamukha ko. Sige na nga, eh. Ano bang ospital yan? Ito. Bermudez Medical Center. Tara! Nabanog ako. Ubos na energy ko agad ah. Nabanog matsyak. Nakita mo ba ako nagre-reklamo? Hindi, ang arte-arte mo. Eh, naalalahanin mo, hindi pa tayo nagpa-breakfast. Baka gusto mong pakainin muna ako ng breakfast. Awan kwarta. Dala ka lang, Met. Yung somay lang o yun, oh. Teka, saan ka pupunta? Sa mall. Malamang doon sa loob ng ospital. Hanapin ko yung kakambal ko. Pwede mo naman siguro i-delay yung pagpasok dyan, di ba? Hindi naman naalis yung ospital na yan. Dyan lang yan. Pero yung somay, paubos na. Kaya kumain muna tayo. When nga, Rod. Isa lang, ha? Naubos talaga yung pera ko. Ano talaga ako? Ate, isang somay na. Wow, ang cute naman ng aming schoolboy. Hello. Good morning po, Mamu Debs. Good morning, John. Pakisga. Sarap naman. Bait, ha? Okay ka na, Erica?
Excited ka siguro sa unang araw mo, no? Po, may problema. Sus, kadami na yung trabaho na ginawa ko. Kaya ko po ito. Don't worry, Tito. I'll take good care of Erica. Ako na palang bahala maghatid kay Julo sa school. Salamat, nung. Julo, kiss mo na mama mo. Nak, galingan natin sa unang araw natin sa eskulahan, ha? Opo, mama. Si Kuan, si Mamita po at si Kari. May early meeting si Mama. Si Kari naman tinawag sa hospital for an emergency. Nauna na sila. Let's try to work together, Kari. Sige po. Come in. Patron, andito na po si Dr. Bermudez. Good. Budot! Ito yung ayoko dito sa Maynila. Oo, oh, sa malamig. Pampalamig niya ang ulo. Ang kaya't... Alam ko ba ayaw? Ay, akin na lang to. Ang yamit na ni Nay Ligaya. Nagka-cellphone lang, tawag ng tawag. Sagutin mo na kasi. Baka mamaya nag-aalala yan. Hello? Nagawa mo na ang speculum examination sa patient? Okay, good. In the meantime, administer nifedipine, and we can still try to stop her from giving birth prematurely. Saan pala si Erica? Sorry, yeah, I'm here sa driveway ng hospital. I'll be there in 5 to 10 minutes. Okay, see you. Nay! Hello? Agata? O, hindi ka na kasi tumatawag, kaya ako na tumawag. Baka wala ka na kasi kakulot. May naman! Katawag ko lang sa inyo ng isang araw. Gano'n ba ako kadalas dapat mag-report sa inyo? Ay, namimiss lang kita, apo. Miss ko rin po kayo. Kayo mag-alala. Mayatak din Agata, to. Agata! Yung bayad mo daw, oh. Di ba tayo nagbabayad? Ika, boses ni Papi na. Di ba magkasama kayo? Wala ka sa Tarlac. Ano? Nasa Maynila ka na? Ate, oh. Juan! Eh, bakit nagsisinungaling ka sa akin? Nay, pag sinabi ko sa inyo, baka pigilan niyo pa ako. May kailangan lang akong gawin dito. Kakalapin mo kakabal mo? Ano naman pong masama doon? Agata! Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Malaking gulo kapag nagkita-kita kayo. Gulo? Para kanino? Kay Adele? Para sa akin din. Para sa ating lahat. Anak, makinig ka. Malaking mawawala sa atin. Pag nagkita kayo. Anong mawawala? Basta! Makinig ka na lang, nagmamakaawa ako sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo, apo. Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Wen. Huston. Pangako. Sige na, usap na lang tayo sa susunod, Nay. Ingat ka nga ron. Hello? Ano naman yung pinangako mo sa lola mo? Akoy! Rosemary! Fabian. Salamat, nakarating ka. Sino siya? Apo ko. Si Rainer. Huwag mo siyang pansinin. Nandito siya para matutulong. Bakit ka nagpatawag ng meeting, Fabian? Gusto lang kitang kumustahin. Pati na rin yung apo mo. Kung ang itatanong mo ay kung may kinalaman si Erica sa pagkawala ng ledger, ang sagot dyan ay hindi. At mas nakasisiguro ako na hindi siya ang pumatay sa tao ni Greg at wala sa kanyang ledger. Dahil lang sinabi ni Erica. Sige. Sabihin na natin totoong hindi siya ang pumatay. Naitanong mo ba kay Erica kung anong nakita niya? Kung anong kanyang narinig? Hindi. Simula pa lang yan. Marami akong gustong itanong sa kanya. Nakilala ba niya yung totoong pumatay o ang itsura man lang? Anong alam niya tungkol sa atin? Sa paraiso. Baka may pinagsabihan siya tungkol sa paraiso. Sinubukan mo man lang tignan yung gamit niya kung wala nga yung ledger. Fabian, kung kausapin mo ako, akala mo goon ako? Nakakalimutan mo na yata.
I am an esteemed doctor. Kaya nga ho, ibigay niyo na lang siya sa amin. At kami na ang bahala sa kanya. Kapag ginawa ko yan, hindi ako mapapatawad ni Debbie. Hayaan niyo. Itatanong ko ang lahat ng yan. Just give me some time. Baka naman, kailangan mo ng tulong. I just said it. I will handle it. Goodbye. Sasalita si Aling Ligaya ng ganun kung hindi totoo yung sinasabi niya. Kaya kung akong tatanungin, itigil na natin itong paghahanap na to. Bakit ako susuko? Pati pa naman siguro mag-iingat na lang ako pa hindi nila ako makita. Pwede ba yun? Eh, kamukhang-kamukha mo nga yung kakambal mo. Eh, paano kung dyan nga nagtatrabaho yung kakambal mo at nakita ka ng mga nagtatrabaho dyan? Ano na lang sasabihin mo? Bahala na! Hindi kaya ni Dr. Bermudez makuha ang kailangan natin. Ako na ang kikilos. Greg, huwag kang padalos-dalos. Baka nakakalimutan mo, kailangan ng paraiso si Dr. Bermudez. Kailangan natin ipakita na may tiwala tayo sa kanya para manatiling maganda samahan ng kampo natin. Pero meron tayong pwede gawin para makuha ang mga kailangan natin nang hindi naapektuhan ng samahan niyo ni Dr. Bermudez. May naisip ako. Para sa'yo yun eh. Pam, wala akong gulo na hindi ko kayang lusutan. Alam mo yan. Hindi mo kilala yung pamilya niya. Hindi mo alam kung anong kaya nilang gawin. Eh kung yung sinasabi pala ni Aling Ligaya na gulo, eh kapalit pala ng buhay mo o makukulong ka. Jamitin, akala ko baka kampi kita ha. Kaya nga kakampi mo ako eh. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag kang sugod ng sugod. Alamin mo muna yung mundong papasukin mo. Bago ka pumasok, hintayin mo munang maging safe at kilalanin mo sila. Oh, ikaw nakaisip niyan, di ba? Ikaw ang pumasok doon. Kilalanin mo yung kambal ko. Ako? Oo! Ala, apay siya! Hanapin mo yung kambal ko at alamin mo lahat ang pwede mong malaman tungkol sa kanya. Dito na ako sa lobby. Sabang tatay ko. Papasukin na ni Agatha ang buhay nila. Bingo. Hindi mo to pwedeng gamitin. Baka kung ano-ano pang bilhin mo. Madami naman siyang pera.
pera? Tandaan mo sa kapatid mo yun, parang mo na rin siyang pinagnakawan. Paglalaruan ang buhay ng magkakapatid. I just want to personally welcome my apo. It's all about Erica, Erica, Erica. Selos ang pag-uugatan ng hitwaan. Charge mo na lang sa credit card ko. Are you sure kamukha ng picture ko doon yung Melissa store? Paano mo nakuha ang bago kong credit card? Huh? Nakukuha mo na nga ang lahat. Bakit kailangan mo pang magnakaw? At matinding kasalana. Imposible hindi gumagana itong credit card ko. Swipe mo ulit! May nagtamakang gumamit na naman ang credit card ko. Nananadya na ang tadhana. I wanna find out kung sino ang magnanakaw na yun.